Dobar dan guys, this is Ryan. You are watching again my vlog. And for our today's video, pag-uusapan natin paano kumuha ng police clearance sa Qatar. And ano yung mga stampings na kailangan nyo i-undergo bago nyo po isubmit yung police clearance nyo sa agency dito sa Qatar para mabigyan kayo ng work permit. So pag-uusapan natin yan. But before anything else guys, gusto ko lang ulit magpasalamat. Ayan. Araw-araw po, thank you sa inyo. Salamat po sa mga lahat ng mga kabayan na nanonood sa Amang Panig ng Mundo. Wow! And salamat po sa mga nag-message sa akin sa Instagram and sa Facebook and sa YouTube din. Salamat po. So, I hope na ma-reach po natin yung 1,000 subscribers. Help me to reach the 1,000 subscribers po mga kabayan. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, excited na ako sa mga marami pang videos na gagawin ko, especially sa tour. Abangan nyo, meron tayong tour na magaganap. So, malapit na malapit na itutour ko kayo around you. So, yun na, pag-usapan natin kung paano ba kumuha ng police clearance, ano na yung mga stampings na kailangan nyo para ma-present nyo, ma-submit nyo sa agency yung police clearance. And as usual, ayan, meron pa akong resibo. Meron akong pruweba. Kasi lahat po na sinasabi ko is based upon my own experience. So, para makarelate yung iba. Pero ito po ay kinuha ko noong February 2022. Ayun, last year sa Qatar. And hindi na po ako sure kung may mga nabago ba sa process and yung amounts na babayaran. So, again, ito po ay based on my own experience before. Kung meron namang nabago, so ayun, comment kayo lang po para updated yung mga kukuha ng police clearance sa Qatar. So, yun. Bago kayo kumuha ng police clearance po mga kabayan sa Qatar, ayan. Alam ko po na lahat po ng mga OFWs, mga expats sa Qatar ay merong application na Metrash. So, dyan po tayo mag-a-apply ng police clearance sa Metrash worth of 10 Qatari Riyals. Ayan. And mode of payment po nila ay card. So, akong ginawa ko noon after ko mag-apply ng police clearance for Metrash, and ang purpose po is to use outside the country. Ayan. Kasi lalabas kayo ng Qatar. So, naghintay ako ng 3 days bago ma-approve yung request ko. And kapag na-approve na po sa Metrash, lagi yun siyang check time to time. Kapag na-approve na siya sa Metrash, that's the time na pwede na po yung kunin sa CID. Sa may... Nakalimutan ko na kung saan yun eh. Pakicomment na lang po kung saan yung exact address ng main state, ng police station sa Qatar para ma-release itong police clearance. And then, upon releasing, ayan, unang stamp po nila ay ito, yung maliit na ito sa baba. Pagka-release, i-release nila yan. So, after nun, pupunta po kayo ng MOFA para naman sa another stamping. So, ang tanda ko po nun, nagbayad ako ng 100 Qatari Riyals. And ito yon. Ayan. Baba. Ayan. So, hindi pa natatapos dun guys. Requirement po palagi ng agency sa Croatia, yung mga stampings na to. May mga nagtatanong po kasi na okay lang ba raw na makakuha ng work permit without police clearance. So, as far as I know po, ma'am and sir, impossible po na makakuha kayo ng work permit without police clearance. Kasi kahit saan naman tayo mag-apply, kahit di man sa Croatia, mandatory po palagi ang police clearance. So, ayun. Good luck po kung ano man. Sana makakuha kayo police clearance. Pilitin po ninyo makakuha ng police clearance. Kasi hindi kayo ma-issue ng work permit. Kahit nakapasa kayo sa interview. Ayan. Kahit meron na kayong job offer. Kung wala kayong police clearance, wala kayong work permit. So, useless din. And after nun, pagkapunta ko ng MOFA, dumaretso ako na Croatian Embassy sa may... Yung last ano nun, last station ng metro is Qatar University. Ayun. So magastos talaga sa pamasahe kasi ako hindi ako sure noon kasi wala nakakaalam. Syempre ako ha, sa akin kapag nag-apply kasi ako lalo na pag ganito. Hangga't maaari wala akong sasabihan. So ayun, magastos kasi Uber ako ng Uber noon. Hindi ko kabisado yung Qatar noon. Pagkapunta ko ng Croatian Embassy, wala pang appointment 'yun. I'm not sure ngayon ha, kung meron ng appointment o wala. Basta nung nag-apply ako, walang appointment. So, nagbayad po ako ng 60 Qatari Riyals sa Croatian Embassy. And same day, ayan, ito yung
police clearance, guys, ha? Tapos sa likod ng police clearance, dyan po nila i-stamp to. Maliit lang siya, ganun lang siya. Kasi ako, in-scan ko lahat. Lahat ng mga copies na binibigay sa akin, in-scan ko po talaga, tapos pinapaprint ko. So, ito. Yan yung stamping sa Croatian Embassy, worth of 60 reals. Hindi ko lang po sure kung magkano na ngayon, pero sabi-sabi na sa 100 na raw. So, maswerte pa rin ako na mura-mura pa yung mga stampings kung nag-apply ako. So, ayun. Ito yung police clearance with MoFi stamp. And after no, punta kayo ng embassy ng Croatia for another stamping. Pero ngayon po kasi, hindi na yata nagkakandak ng mismo... hindi na mismo sa embassy nare-release yung mga passport after. Para nag-a-under na po sila under VFS. So, umaabot siya ng at least 15 to 1 month. 15 days to 1 month po yung processing. Ako naman, inabot ako ng 2 weeks bago lumabas po sa Croatian Embassy yung passport ko. Na ngayon po ay through VFS. And ngayon din, nakarating po sa akin na kapag nagpa-stamp kayo ng police clearance sa Croatian Embassy, the following day nyo siya makukuha. Ako naman po, same day. Mabilis lang talaga yung process nun, as in. Tapos make sure nyo po guys, na dala nyo lagi yung resident ID ninyo, and dapat valid po siya hanggat sa lumabas yung visa. So, kung kailangan nyo mag-renew, ayun, mag-renew po kayo, kasi kailangan po, bago kayo ma-issuehan ng visa, titingnan po yung ID ninyo, kung valid pa ba siya. So, ayun lang. Na-explain ko na sa inyo, paano kumuha ng police clearance sa Qatar. Hindi ko lang sure kung paano sa ibang part ng Middle East. Sa Dubai, sa Kuwait, sa Bahrain. Ayun. Kasi galing ako ng Qatar. So, malamang. Yun ang share ko. So, good luck po sa mga kukuha ng police clearance. Much better na before kayo mag-apply, kapunta dito, nakaprepare ng police clearance ninyo. Kasi ito talaga ang unang hahanapin sa inyo ng agency. Para ma-process yung mga anumang dapat i-process sa papers ninyo. Bago inyo i-submit yung mga school credentials, ayan, yung mga resident ID, ayan. Kailangan yung... Ito muna unahin nyo, guys. Mas maganda. So, before pala ako matapos, guys, valid po ng 6 months ang police clearance. So, ayan, mayroon pa kayo ibang pwede paggamitan kung hindi man sa Croatia o sa other Schengen. Ayan, kung gusto nyo mag-Europe. So, valid po ang police clearance ng 6 months. So, yun na. So, thank you so much po sa mga nanonood. So, maikli lang talaga siya. Kailangan ko lang talaga mag-upload, guys. So, wala na akong maisip na content. And naisip kong mag-upload ng video about police clearance kasi may mga nare-receive pa rin ako mga message. Nagbabackread po ako sa mga message. And ayun, kung meron kayong mga ibang suggestions, kung hindi man about applications or about sa Europe, i-comment nyo lang po. So, gawa natin ng content yan. Mas na-appreciate ko po yung ganun, yung mga nag-request ng contents. And yun nga, I hope to see you soon dito po sa Croatia, sa Dubrovnik. And good luck po sa mga nag-a-apply ngayon. Good luck sa applications ninyo. Sana makompile ninyo yung mga documents, yung mga requirements na hinihingi. Para naman magkita-kita tayo dito sa Croatia. Ay, hindi lang sa Croatia, around Europa. So, ayun. Abangan nyo po yung meron kong gagawa. Gagawa ko ng video soon about sa Schengen tour natin. So, let's see kung saan tayo aabutin. And excited na rin ako with Kabayan, syempre. Sila yung makakasama ko. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ciao!